Magandang gabi po. Ako po si Ma'am Rose sa ating programang Patnubay sa Kalusugan. Muli, magbibigay sa inyo ng mga payo kung paano alagaan ang ating katawan. Pero importante, ano mas sakit meron po kayo, kailangan po ay ipasuri, ipakonsulta ito sa inyong mga doktor. Ngayon po ay nais ko pong bigyan ng daan si Nanda Goreng ng taga Sampaloc, Manila. Ako po ay 46 years old. Ang nanay ko po kasi sa edad na 45, nagmenopause siya ayon sa kanya. Ako po kaya ay posibleng menopause na rin kasi nagpapalya na po ang menstruation ko. Ano po ba ang dapat kong gawin para hindi agad ako magmenopause? Ang sabi po kasi nila, pag nagmenopause ka ay manunuyo ang balat mo, tapos ay madali kang mapagod, at madali kang magalit. So, at madaling tumanda. So, ano po ba ang paraan para ma-delay yung menopause? Yun po ang kanyang katanungan. Atin pong sasagutin ang kanyang katanungan. Ang menopause po, ito yung oras na ang menstrual cycle mo ay titigil na. Na maaring sa loob ng 12 buwan ay hindi ka na niregla. Ang menopause ay maaaring mangyari ng 40 anyos ka lang o kaya 50. Pero ang average age po ng menopause ay 50 years old. Tulad po ako, nang edad akong 50 ay tumigil na akong reglahin. Paano mo malalaman na nagsisimula ka ng magmenopause? Ang menopause po ay nangyayari pagka sa loob ng 12 buwan ay hindi ka na dinatnan. Pwede ka magpa-check up sa doktor para makita yung follicle stimulating hormone FSH. Itong level na to, ito po ay aakyat pagka po ang ovaries mo ay nag-shutdown. Kaya yung follicle stimulating hormone mo, ito po ay blood test pagka mataas ang level ng follicle stimulating hormone mo, blood test ito. Pag mataas ang level noon, nakita sa result, ibig sabihin, shutdown na yung ovary mo. Ang estrogen level mo ay bumagsak na, kaya makakaramdam ka na ng hot flashes, nagkakaroon ka ng vaginal dryness, at saka less lubrication sa during sex. Pakikipag-sex mo sa asawa mo, nasasaktan ka. Meron tatlong stages po ng menopause. Yung perimenopause, at menopause mismo, at saka postmenopause. Ano ho? Ano po ba yung postmenopause? Yung postmenopause, ito yung term na dinidescribe na ang ibig sabihin po nito ay ang period mo more than 12 months ay hindi ka na nireregla. Ito yung stage sa buhay mo na ang reproductive years mo ay wala na. Hindi ka na magre-release ng egg, ibig sabihin yan, hindi ka na mabubuntis, no? Kaya marami po na nakakaranas po ng menopausal symptoms for decade. Halimbawa, 50 years old kang nagmenopause, ay 60 years old ka na, nakakaranas ka pa rin ng hot flashes. Merong mga ganun tao. Kaya yung tatlong stage ng menopause, yung perimenopause, menopause, and postmenopause. Yung perimenopause, ito po yung time na ang hormone mo nagsisimula ng bumaba. Ang menstrual cycle mo ay nagpapalya na. Nakakaranas ka na ng side effect ng menopause tulad ng hot flashes or vaginal dryness. Yun ang perimenopause, no? Yung menopause ka na, ibig sabihin nito, tumigil na yung hormone mo na nagkukus ng menstrual period mo. Dahil nga 12 months ay hindi ka na talaga dinatnan. Ito ay dumarating pagkatapos ng perimenopause. Ang postmenopause, ito po yung time na tumigil ka na talaga nireregla. At tulad ako, postmenopause, no?
na tumigil na, 50, yun na po. Kaya yung mga taong post-menopause ay meron silang mga panganib na magkaroon ng osteoporosis and heart disease. Habang tayo po ay meron nireregla, meron tayong protection sa ma osteoporosis at saka yung heart disease dahil sa hormone estrogen. Ngayon, nagkakaroon ng hormonal changes pagkatapos po ng menopause. Yung ovary natin na hindi na sila masyadong gumagawa ng estrogen and progesterone. Kaya nakakaranas sila ng side effect ng low hormone level. Anong edad na kinoconsider na post-menopause ka na? Ito po yung period na diba tumigil ka 50, tulad ako, tumigil ako ng reglahin 50. Nung 51 ako, yun ang post-menopause na yon. Kaya nga po, ang menopause ay nasa around 50 years old hanggang 51, no? Ako yun po, at the age of 50, eksakto, tumigil na akong reglahin. Paalala muna po sa vitamin C. Ang vitamin C po natin, ang pinaka-source nito ay galing sa orange and lemon. Meron silang chemical na tinatawag nating flavonoids. Ito yung mga powerful antioxidant na pampalakas ng ating immunity, panlaban sa mga bakterya at sipon at ibang allergy. Ang vitamin C ito po ay beneficial po ito para mag-provide sa atin ng relief. Mayaman sila sa powerful antioxidant itong ating vitamin C dahil sa kanyang natural source ng orange and lemon, yung flavonoid content nila, na ito'y maganda sa ating healing process. Ang ating pong white blood cells, ito'y part ng ating immune system, tumataas ang bilang ng ating itong ating white blood, itong mga tinatag nating mga lymphocytes and phagocytes. Ito yung mga natural killer cell. Sila ang pumapatay sa infected cell. Sila rin po ang pumapatay sa infecting germs. Lumalakas ang resistensya panlaban sa kanila pag may vitamin C ka. Magandang inumin po ito sa umaga, wala ka pang kinain, para mabilis ma-dissolve at makarating sa ating daluyan ng ating dugo. Pwede natin itong pa-door-to-door sa LBC, sa tahanan nyo. I-chat nyo lang ako sa aking Facebook page, Patnubay sa Kalusugan. Sabihin yung pangalan at address at cellphone number ninyo para ma-deliver ito sa inyo. May shipping fee po na 160 dito at Metro Manila. Ang paraan po ng pagbabayad, COD, cash on delivery, or through GCash. No, yan po. Ano po ang sanhi ng mga post-menopause, sumbawa, tumigil ka reglahin, 50. Pagdating mo ng 51, 52, may bleeding ka, meron kang vaginal bleeding. Minsan, hindi po normal na side effect yan. Pagka nagdurugo ka, menopause ka na, maring ito ipasuri mo sa doktor. Maring nag-i-indicate ito na kumapal ang matris mo. O kaya maaring meron kang myoma, o kaya meron kang infection sa matris mo, or may cancer ka. Kaya dapat magpa-check up kayo kung nakakaranas kayo ng vaginal bleeding, at dapat evaluate ito ng doctor ninyo. Tapos, nakakaroon pa rin ba ikaw ng hot flashes pagkatapos ng menopause? May ibang tao na nakakaranas sila ng hot flashes pagkatapos ng menopause. Ang postmenopausal hot flashes ay dahil sa pagbaba ng estrogen level. Kaya bihira lang po yung nakakaramdam ng hot flashes after na tumigil ka ng reglahin. Kaya dapat ito ay inyong i-discuss sa doktor ninyo bakit nagkakaroon ka ng hot flashes ay 1 year ka nang hindi nireregla, or 2 years ka nang hindi nireregla, or 5 years ka nang hindi nireregla. Paalala muna po sa ating activated charcoal. Ang activated charcoal po, very effective ito sa pag-relieve ng diarrhea at saka yung kabag.
pag kinakabag ka, dididigay ka, nangasimasik mura mo, at may bad breath ka, mihilab lagi ang tiyan mo, mag-take an activated charcoal. Ito po ay very effective sa treatment sa drug overdose at ito rin po sa hangover. Activated charcoal po nagtatanggal ng mga virus, nakakapagpababa din ito ng cholesterol. Ito po ay yung mga chemicals, yung mga drugs or toxin, bacteria or fungus na sa ating sistema, ito ay kanyang na-filter. Available po ito sa Patnubay sa Kalusugan. Ang mga taong tumigil ng reglahin, minsan nawawala silang interest sa sex. Ang dahilan po kasi nanunuyo na sila, nasasaktan sila pag nakikipag-naik sila sa kanilang asawa. Ya, kailangan po nito, pwede kayo magpareseta sa doktor nyo ng vaginal lubricant para maiwasan ng dryness at hindi ka masaktan at hindi ka mairita. Kasi nga po yung dryness, dahil dito yung simptoma minsan ng depression o sobra ka sa pagod. Kung nararamdaman mo ang nagbabago ang katawan mo, humingi ka talaga lagi ng tulong sa doktor mo. Kaya kailangan po magkaroon ka ng routine na gynecological care, no? Kailangan mo magpa-pap smear, magpa-pelvic exam, breast exam, and mammogram. Dapat po meron tayo pong mga babae, meron tayong annual wellness appointment. Dahil pagka tayo nag-menopause, mataas ang chance ng osteoporosis. Yung ating bones density ay bumababa. Kaya kausapin ng doktor para ma-determine magkaroon kayo ng appointment base sa inyong health history. Bakit napakahalaga ng estrogen sa ating katawan, no? Lalo na sa ating mga buto. Kasi marami sa atin ang problema natin, arthritis. Ang estrogen, ito po yung sex hormone, napakahalaga sa kalusugan ng ating buto. Dahil ang estrogen nagpo-promote ng activity ng osteoblast. Ito yung mga selula na nagpo-produce ng buto. Pag ang estrogen level mo ay bumagsak na dahil na-menopause ka na, itong osteoblast na to, hindi na sila pwedeng mag-produce ng bone. Kaya pag wala ka ng regla, nag-menopause ka na, ang estrogen na nagpapataas ng bone density mo ay wala na. Kaya pagka ikaw ay nadapa, nadulas sa banyo, merong na puputulan ng buto. Dahil nagiging marupok ang buto, humihina ang bumababa ang bone density natin pag hindi na tayo nireregla. Ang estrogen level natin, ito ay pinuproduce ng ating ovary. Pag ito ay bumaba, no? Panahon ng menopause mo, sa edad na 50, magkakaroon ka ng bone loss. Pag may bone loss ka, ito po ang nagiging dahilan bakit nagkakaroon ng osteoporosis. Kaya yung estrogen ay merong important role sa growth and maturation ng ating mga buto. Kaya ang estrogen, ito yung key regulator ng bone metabolism sa lalaki at babae. So para ma-boost mo yung estrogen level mo, yung soybeans, ito galing dyan ng tokwa at taho. Magkakain kayo ng tokwa, tofu, miso, ito yung source ng phytoestrogen. Ang phytoestrogen ay tulad ng estrogen sa katawan para ito'y para maiwasan mo yung mga dryness, mga hot flashes na ganyan. Sabi po sa research, ang pagkain ng soybeans, no? Meron kayong taho, may tokwa kayo, yung drinks na gawa sa tokwa, ay ito daw po ay lower ang panganib sa breast cancer. Dalang merong estrogen-like benefit ang phytoestrogen. Kaya ang side ato pong ating estrogen na to ay napakahalaga. Ano po ba yung mga natural way para mabalansin natin ang hormone? Para yung estrogen mo, mabalansi yan. Kumain ka na sapat na protein. Huwag kang magpapagutom.
Ang dietary protein, nagbibigay ito ng amino acid. Ito po ay consume mo everyday. Ito yung maganda sa ating mga buto, sa ating mga balat, at sa ating mga muscle. Kaya ito pong protein, no, pag kumain, sabi nga, kumain ka ng enough na protein. Kahit na meron kang isang one boiled egg sa isang araw, lalo na sa almusal. Ayon sa research, pag meron kang enough na protein sa katawan mo, yung iyong hunger hormone nagrelin at saka na-stimulate ang production ng hormone para ikaw ay hindi gutumin, no? Yan po ang nagagawa pag kumakain kayo ng protein. Ang kailangan mo ng mga vitamins and mineral. Since na nag-menopause ka na, after ng 50 years old ka na, alam mo mataas ang chance na magka breast cancer ka at saka cancer sa matres. Dahilan po na na-expose ka sa maraming estrogen sa panahon ng pagreregla natin, itong mga estrogen na to nakaka-stimulate sa yung uterus at saka sa ating suso na maging active. Kaya lalo kung umiinom kayo ng hormone replacement therapy, ito yung mga tabletas na para ikaw ay hindi tumanda. Lalo na po yung mga babae na kahit may edad na sila, active pa rin yung kanilang sex life. No? Ang buhay nila, hindi sila mabubuhay kung walang lalaki sa tabi nila. So, kailangan nila maging active sila sa sex. Kaya, para may, pagka nag-menopause ka na, you like it or not, manunuyo ka, mawawala na yung sex drive mo. Kaya ngayon, kailangan sabi ko nga kanina, to para dahil bumaba nga ang estrogen mo. Ang isang paraan na pampatas ng estrogen, kumain ka ng taho, mga tofu, or tofu product para maiwasan po yung breast cancer, no? Kasi nga po, pag tayo po ay nag-menopause na, may tendency ka rin magka breast cancer. Ang stress po ay meron siyang malaking role sa breast cancer ng isang babae. Kasi ang sabi nga, happy people don't catch cancer. Kung hindi yun po yung masyadong ma-stress na tao. Kaya po kasi ang stress, ito pong apektado yung hormone cortisol and adrenaline. Pagka na-stress ka, yung hormone cortisol ay tumataas, pati yung adrenaline tumataas para mag-provide sa iyo ng energy in response sa immediate danger. Kaya lang po itong mga hormone na to ay merong threat sa ating katawan. Magkukos ito ng chronic stress. Alam mo, pagka mataas ang cortisol level mo, elevated po yan, nagiging dahilan din po ito ng sobrang pagtaba natin. Napapansin nyo, nung hindi ka pa nag-menopause, ano ka, yung slim na slim ka. Pero nung nag-menopause ka na, tumataba ka na. Nakita mo si Dina Bonnaby, di ba? Malusog siya. No? Karamihan ng mga artistang napaka-sexy nung bata pa lang sila, Tetchy Agbayani, di ba? Ang sexy nun. Ngayon, donyan-donya ang itsura niya. Kasi nga po, pagka ang isang tao ay lagi siyang na-stress, mabilis lumaki ang tiyan. Kaya yung malalaki ang puson, malalaki ang tiyan, ito po ay may relation sa stress. Pag tumaas yung adrenaline level mo, tumataas yung blood pressure mo, mabilis ang pinting ng puso mo, at madali kang mabalisa. Kaya ito pong stress na yan dahil sa hormone na stress hormone na cortisol and adrenaline, pagka yan po'y elevated, as sabi po sa research, magiging dahilan nito ng pagtaas ng yung sugar, pagtaas ng yung blood pressure. Pwede po kayong gumamit ng ating crystal oil. Itong crystal oil na to, pwede mong imasal sa may sintido mo, sa may likod ng tenga mo, masals mo sa leeg mo, sa lalamunan mo at saka sa dibdib mo para ma-minimize din yung panganib sa infection, lalo na po sa ngayon ay usong-uso yung virus omicron, di ba?
Kaya ito pong ating crystal oil, directly pwede mong i-massage sa napaaso mo para mawala yung hapde. And may siyang antifungal properties yung ating crystal oil. Madali yung mga patay na kuko, may iwasan. Mabilis gumaling ang sugat. Kung ikaw ay merong balakubak, i-massage mo sa anit. Kinabukasan, shampoo mo na. Ito'y nakakapigil po ang ating crystal oil para hindi ka kagatin ng lamok. Insect repellent to. Kung may sore throat ka, massage mo sa lalamunan mo. Nakakapatay ng mga virus sa lalamunan dahil meron silang antioxidant property. Kung ikaw ay nagsusuka, mamiminimize yan. Basta mag-drop ka lang ng crystal oil sa likod ng tenga mo at i-massage mo sa iyong lalamunan at saka sa dibdib mo at saka sa sikmura mo. No? Try nyo po yan. Ito po ating crystal oil, maganda sa upper respiratory infection at ito po ay magandang pampaluwag ng paghinga. Basta mag-steam kayo, yung kumukulong tubig, patakan mo ng crystal oil, singhutin mo, langkapin mo yan, giginhawa ang pakiramdam mo. Pain reliever din po yan, pag natapilok ka, napilay ka, may arthritis ka, may rayuma ka, ihaplas mo lang yung ating